Yine... Yun. So yun. Magandang hapon sa inyong lahat, sa lahat ng listeners, viewers. My name is Paolo Javillana. I am a blind inspirational speaker. I am a blind motivational speaker. And I am your host. Welcome to I Am Possible by Makikiraan Lang Po. I do this every Monday, 1 to 2 p.m. So yun, welcome sa inyong lahat. Again, belated Merry Christmas sa inyong lahat, sa lahat ng listeners all over the Philippines and outside the Philippines. Advance Happy New Year! Welcome sa pinakabagong episode ng I Am Possible by Makikiraan Lang Po. Special episode tayo today, year-ender, 2020 year-ender episode natin. Ito ang pinakahuling episode ng I Am Possible by Makikiraan Lang Po for 2020. So yun, bago tayo mag-start, bago kayo pakilala, introduce sa inyo yung mga special guests natin for today. Shoutout muna tayo, shoutout. Shoutout sa chief ng EFI Internet Radio Station, chief ng Francisco Motors Corporation kay Sir Elmer Francisco. Happy New Year, Merry Christmas, Happy New Year, Sir Elmer Francisco. Happy New Year din, belated Merry Christmas sa technical director ng Makikiraan Lang Po kay Sir Adrian De Los Reyes. Happy New Year, sir. Magandang hapon. Sa pinuno ng Makikiraan Lang Po, Happy New Year, Sir John V. Javier. Sit back, relax. Makinig ka sa mga pag-usapan natin ngayon, sa mga barkada natin ngayon. Okay, Ma'am Janine Cruzet, Happy New Year sa iyo, ma'am. Sa wife ko, sa gorgeous, lovely wife ko, kay B. Javillana, Happy New Year, love. I love you. Kay Sage, kung nasan ka man ngayon, enjoy ang vacation. Kay Mama Tess Javillana, kay MJ. Kay Mama Grace, Papa Ronnie, Happy New Year sa inyo. Kay Isa sa States, Happy New Year. Kay Tita Mads Javillana sa Javillana Family. Kay Papa sa Manila, Happy New Year. Tita Mads, thank you for your continued support sa inyong generosity, kind heart. Happy New Year sa iyo. Kay Tita Je sa Wisconsin. Kay Tito Rolly sa Flormata Family. Sa Kuwi Family, Happy New Year. Thank you, Tita Je, for your give, for your support, for your generosity. Kay Tita Lilian Kalamyong. As well, Happy New Year Corpus, Tita Lilian Corpus. Happy New Year sa iyo sa States, sa mga nakikinig all over the world, ng mga relatives. Sa Villana, Flormata, Kalamyong, Manyalak, Azul, Corleto, De Castro. Happy New Year sa inyong lahat. So yun, tapos na. Mga shoutout natin na pasadaanan natin sa Pink Toolbox. Shoutout sa Pink Toolbox, sa grupo ng Pink Toolbox, sa grupo din ng JC Premier, Tropang Sagana, Team Beyond Limits. Happy New Year sa inyong lahat. Happy listening, happy viewing sa inyong lahat. Happy New Year. So, yun. Okay. So, let's start. Introduce ko sa inyo today ang mga special guest natin. Nakita nyo naman ang program natin ngayon. Ang title ng program natin ngayon, PW De Castrong Son. So, kung babasihin nyo, sa episode 11 natin, meron tayong ang episode natin, De Castrong Mamas. So in connection to doon sa episode 11 natin ngayon, ang episode natin ngayon ang tungkol naman sa mga anak ng mga mamas, mga De Castrong mamas nung episode 11. Cuatro guapitos. Sa title pa lang, 'di ba? Alam niyo na mga guapitos, mga guapings ang mga guest natin, mga anak ng mga De Castrong mamas. Kaya tayo ngayon PWD Castrong Mamas. PWD Castrong Sons naman tayo ngayon. So introduce mo ngayon, ang uno guwapito. Siyempre umpisa tayo sa pinaka-matured. So ang una ko introduce sa inyo from Canada, straight from Canada. Said ko sa inyo, ang uno guwapito, si Sir Joselito De Castro Corleto. Again, si Sir Joselito De Castro Corleto. Also known, ang nickname niya si Lito Corleto. Let's all welcome, mga viewers, si Sir Lito De Castro Corleto from Canada. Hi, hello, Sir Paolo. Thank you for having me on your show. Merry Christmas sa lahat ng nandiyan sa Philippines. Merry Christmas sa inyo lahat. Happy prosperous New Year sa inyo. Yes, kamusta po? You're in Canada right now, tama Sir Lito? Apo, dito po sa Toronto. Kamusta po ang weather natin dyan? Oh, malamig na po, winter na. Ngayon, -3 ngayon as I speak to you now. Wow, -3, may yelo. Oh, kaka-snow lang the other day, nung Saturday. Kaya pa ng mga arthritis, kaya pa rheuma, okay naman.
Kaya naman, kayang-kaya po. Batang-bata pa naman kay Sir Lito eh. Mamaya natin pag-usapan. Tama po, edad. Tama po yan. Hindi, wala tayong pag-usapang edad ngayon. Apo. So, anong oras sa Pusan? Past 12 midnight. 12 midnight. Tama no? So parang 13 hours kami ahead sa Canada. Yes, 13 hours ahead ng Pilipinas. Exactly where in Canada po kayo, Sir Lito? Toronto. Toronto, Canada. Toronto. Wow, Toronto. So, you're a Raptor fan? Yes, syempre naman. Yes, go Raptors. Sige po, standby lang Sir Lito, introduce natin yung ano, yung susunod nating guest. Thank you. Thank you, Sir Pao. So, next na guest naman natin po. Ito po ang Dos Guapito. So, yun po, ang introduce ko from Canada. Ta, kita niyo naman po, iba-ibang ano tayo ngayon, parte ng mundo. So, introduce ko po ngayon from ano naman to? From Philippines naman, from Philippines. Nasa ano po siya ngayon? Sa Cainta, Rizal. Dos Guapito po. Siya po si Richard De Castro Corleto. Ang nickname niya po si Ricky Corleto. Let's all welcome si Ricky Corleto. Hello, Sir Paolo. Good afternoon sa lahat. Merry Sir. Christmas sa Pilipinas. Merry Christmas. Merry Christmas. Yung kanina po si Sir Lito nasa Canada po. Ano po, negative 3 degrees na daw po doon. Ganun na kalamig. Tapos past 12 midnight sa kanila ngayon. Diyan po sa Cainta, Rizal, anong oras na po dyan ngayon sa Cainta, Rizal? Pareho lang tayo dyan sa Baguio. Pareho lang sa Baguio. Yes. 1 p.m. Yes. Saan kayo eksakto sa Cainta, Sir Ricky? Dito ako, residing in Village East, Cainta, Rizal. Wow, Village East, Cainta, Rizal. Sige po. So yun, maya-maya, ano, magpuntuan tayo. Na-introduce ko na yung Uno Guapito. Yung Dos Guapito na introduce ko na, yung Tres Guapito ayon ko intay po natin mga kaibigan po, mga viewers, mga listeners, may technical problem lang po sa side ng Tres Guapito. Nasa ano po siya ngayon, sa California, sa South California, si yung Tres Guapito, isa sa mga anak ng mga De Castrong mamas din po. Ang mamaya po papasok na po siya si Sir Erwin De Castro Azul, nasa ano po siya, nasa California. Intayin lang po natin, ayusin po ng mamaya po pag naayos po ng ano ng technical director po natin si Sir Adrian, papasok na po siya anytime. So yun po, meron po tayong Uno Guapito si Sir Lito Corleto, ang Dos Guapito si Sir Ricky Corleto, and ang Tres Guapito si Sir Erwin Azul De Castro Azul from California, from USA. So bakit po 4 Guapitos? Kulang po, may Uno, may Dos, may Tres. Siyempre, ako po yung pang-apat, yung 4 Guapito, si Paolo Havillana. Kami po ang mga anak ng mga De Castrong Mamas noong episode 11. Pag-uusapan naman po natin ngayon ang buhay naming apat na mga 4 Guapitos, PWD Castrong Sons. So dun sa title pa lang po, PWD, kami po yung mga person with disability. Narinig nyo, kung napanood nyo po yung episode 11, alam nyo po yung story. Yung mga De Castrong Mamas na may mga anak na mga PWDs. Mga visually impaired, mga legally blind. So, yun po. Pag-usapan na po natin. Start na po tayo. So, yun po. Kamusta po, Sir Lito, Sir Ricky? Nandiyan pa po kayo? Oh, andito lang po. Okay lang, sir. Yun po. Sige, umpisa po tayo sa Uno Guapito kay Sir Lito from Canada. Tanong ko po, para hindi natin pahabain. Alam naman na po siguro ng mga viewers yung topic natin ngayon tungkol sa inyo po, sa atin na mga visually impaired, mga person with disabilities, mga anak ng mga De Castro na may mga anak ng mga blind. So, kayo po, Sir Lito, kailan po nag-start yung paglabo ng mata nyo? Nag-start po when I was 15 years old. 15? So, kumbaga yes. Teenager. Teenager, yes. Yung kasiglahan ng kabataan, tama? Yes, kasi simula pa lang pagiging teenager. Ano yun? Third year high school? After second year high school. Oo. Okay, so pakwento naman sir yung experience nung time na yun na ang question ko kasi yung episode 11 natin dun sa mga nanay natin na episode na yun, nabanggit nila ano kasi to hereditary yung sakit eh, tama? Yes. Na ang curious lang ako yung growing up, nabanggit ba sa inyo sa yon na ng ni Lola Trining na ni Lolo Totoy na meron sa family na gantong klaseng karamdaman? Aware ka ba? Hindi naman explicit na naikwento. Mm-hmm. Nung nagsimulang nag-deteriorate yung eyesight ko,
doon ko lang na-realize kasi meron akong cousin, si Manong Edmond Manyala. Kapatid ni nauna Tessa. Siyang, yes, nauna siya naging visual impaired. Okay. Tumira siya sa amin noon, way back na sa Davao kami. So, ang perception ko noon, isang simpleng eye disease lang, malumabo lang mata niya. Actually, siya, ako nag-guide sa kanya noon, nung way back, nasa elementary pa ako noon, nasa Davao City kami. Mm-hmm. Then, nung ako nung nagka, sa akin nangyari naman, unti-unti lumabo paningin ko. So, doon na-confirm sa isip ko na hereditary pala itong eye disease na to. Pwede palang tamaan. Oo, doon na naging reality na sa akin na totoo palang hereditary kasi yung cousin ko si Manong Edmond, nangyari sa kanya, unfortunately, nangyari din sa akin. So hindi siya naging conscious of effort sa part ng parents na since childhood na sabihin, oh, medyo meron tayong ganito na sa pamilya, tingnan natin kung tatamaan o hindi. So parang hindi naging naingatan talagang doctor specialist since bata, walang ganon. Hindi, hindi. Walang ganon conscious effort para i-spread sa pamilya. Wala eh. Oo, oo, oo. So, pakwento lang kahit sa glitzer ng ano, ng experience mo nung paglabo. Gaano kalabo ang malabo? Ah, so after second year high school, malapit na ako pininang classes. Mag-third year high school na ako noon. It was the month of May nung napansin ko yung right eye ko. Slowly lumalabo. Nahirap na ako makabasa. Then reading newspaper, books, hirap na. Sabi ko, baka kailangan na ng eyeglass. Punta akong optometrist, kinek na optometrist. Tinakpan yung left eye ko. Hindi ko rin mabasa using my right eye. Mga letters sa optical shop ng optometrist. So doon ako naging, ano, naging kinabahan, nervyos. Na unti-unti na akong, ano, among problema. Bakit ganito? So until... nakapasok pa ako 1 week eh, sa magiging third year high school sa Claret Biliman, Quezon City. So, less than a week pa lang, left eye, sumusunod na pala. Doon ko na realize na hirap na ako mabasa yung blackboard. Oh, mabilis. Oh. Until nag-drop out na ako, hindi ko na mabasa yung writing sa blackboard. Hindi ko na makita yung faces ng teachers, ng classmates ko. Ayun na, wala na akong choice kundi to give up schooling. Sabi ko, useless na to. Paano, para ano pa, hindi ko na mabasa. So, yun yung naging experience mo. So, parang in a span of 1 week, sumunod ka agad yung kabilang mata? Ganun kabilis? Siguro mga 2 to 3 weeks. Kasi nag-start yung right eye ko mga May, third week of May, ganun. Nabalitan ko nga rin, sir, na parang captain ball kayo ng basketball team before. Tapos, academics, talagang nag-excel? Oh yes, when nandun ako kami sa Davao City, nag-aral ako elementary sa Ateneo, active ako noon sa ano basketball. Favorite sports ko yun eh, sa varsity. Mm-hmm. Meron kaming varsity team sa grade school doon sa Ateneo de Davao. So, active ako doon. Tsaka, maging sa academics naman, ano, I studied hard para laging consistent maging sa academics. So yun, talagang kumbaga ang laking challenge yung struggle ang dinaanan mo nung time na lumalabo ang mata mo na noon. Ay, napakalaking trial sa akin na life-changing, devastating talaga yung effect sa akin. Balikan natin, sir, Lito, yung life-changing na yan, yung tragic event na yan later. So at least alam yes. ng mga viewers natin na at the age of 15 nag-start na lumabo yung mata mo. Yes, yes. Years old, medyo nasa peak ng teenager life, eh, di ba? Captain ball, valedictorian, kumbaga nag-excel both in sports and academic. So, kumbaga sabi natin, good student, good teenager, kumbaga magandang nangyayari sa buhay mo nung time na yun, nung nag-start, yung life-changing event, 180 degree turn na nangyari sa buhay mo at the age of 15 year old. Tama, tama. Okay. Balikan kita, sir, dito ha, balikan kita. Okay, sir, Pao. So, kaya punta naman ako sa iyo, Sir Ricky. Yes. Oo. Yun, kagaya nga nung nabanggit ni Sir Lito. Mga viewers pala, si Sir Ricky, okay lang, banggitin ko na, si Sir Lito and si Sir Ricky, si Sir Lito from Canada, si Sir Ricky na nandito sa Pilipinas ngayon, sila po magkapatid. So, kayo mga viewers, kayo nang humasga kung sino ang older or younger sa kanila. Hindi na ako magsasalita. Mamaya gawa tayong survey kung sinong older, sinong younger. Wala magsasabi kung sinong edad. So, si Sir Ricky and si Sir Lito Corleto, both po, yan po, magkapatid po sila since birth.
bata pa lang po, pinanganak pa lang po si Sir, sila po, magkapatid na po sila. So, yun po, Sir Ricky, kayo naman po, tanong ko kagaya ng nabanggit ni Sir Lito, siya po, lumabo ang mata niya at the age of 15 years old. So, kayo naman po, baka pwede nyo naman makwento, anong taon po kayo lumabo ang mata, naging visually impaired, anong taon po? Ilang taon? I mean, ilang taon? Huwag na nating sabihin anong taon. Malalaman ko ilang taon na edad niya, sir. Ako naman, nag-start yung na-notice ko yung panlalabo ng mata ko, which is right eye rin. Right eye din. Actually, magte-21 na ako noon. 1987. So, medyo late. 1987. So, nauna si Utol. So around that mga February yon of 1987, sa school ako, natapos ko ang third year college. Okay. So na-notice ko sa pagbabasa, konti pa lang, right eye lang. And then unti-unti yon, natapos ko pa yung sem na yon, and then nag-enroll pa ako ng summer para advance. And then siguro after a month, more than a month, nanonotice kong lumalala. And then while I was driving, nagda-drive na po noon, nanonotice ko talaga na medyo iba na. Mukhang malabo na rin, mahirap mag-drive. Lalo na paggabi, ganun-ganun. So, yun ang ano, hanggang bandang mga siguro mga May, sumusunod na yung left eye ko. Na talaga hindi ko na mabasa, mas mahirap na mabasa yun sa blackboard ng summer classes. Bumitaw na ako ng classes. So, kayo sir Ricky, third year college, no? Yes. 21 years old. So si Sir Lito is 15 years old, third year high school. So kumbaga sa'yo medyo late, no? Yeah, oo. 21 years old. Mm-mm-mm-mm. So, ano, kumbaga, ikaw, si Sir Lito, naranasan niya yung peak ng teenage life, eh. Yung sa kanya, basketball, valedictorian, academic sports. Kumbaga, yung kalikutan ng isang bata, yun panahon niya noon, ng isang teenager. Yung sa'yo, 21 years old, medyo, kumbaga, young adult na yun, eh, kung tutuusin natin, eh. So, parang, andun na yung kada. Talagang marami. Na-experience ko ng teenage life. Nandiyan. Barkada, lahat. Nandiyan na sana eh. And then, which is na-enjoy ko na rin. No? Ang question ko naman sa'yo. Yes. Ang question ko naman sa'yo, Sir Ricky, kagaya nung tanong ko nga kay Sir Lito kanina, kung naging conscious ba yung sa inyo na may conscious effort yung parents, si Lola Trining, Lola Totoy, nabanggit niya nga parang hindi masyado na nabigyan ng diin yung hereditary disease na yan. Viewers, mga listeners, yung pinag-usapan nating sakit po, ang tawag po dito is optic atrophy, ang tumama po sa kanila, sa amin, sa aming apat. Actually, hindi lang po kami apat. May tito pa kami, si Tito Irwin, anytime, papasok po yan from California. May isa po kaming kapatid ng nanay ko po ni Tessie, si Tito Edmond Manyalak na who passed away 10-11 years ago. Tapos meron din po kami na dalawang pinsan, anak ni Tita Chong Manyalak, kapati si Jason and Jeremy, both po lahat may optic atrophy. Tapos meron po kami, kapatid ko po si Jojo, may optic atrophy din po sa isang mata. Si Tito Alex Manyalak, may optic atrophy din po sa isang mata. So ito po, actually si Chris Azul, yun din po, may isang optic atrophy sa isang mata po. So, ito po, ang tawag po optic atrophy or Leber's optic hereditary disease. Yung po ang tumama sa amin po. Yan po yung sinasabi namin, 1 in every 100,000 lang po ang tinatamaan. Sa family po namin, carrier mga babae po. Kami pong mga lalaki ang pinapasahan, napapasahan ng sakit na ito, ng sakit na ito. So, going back sa iyo, Sir Ricky, nung nakita mo nung 15 years old si Sir Lito na lumabo ang mata. Ano bang naramdaman mo na pwede bang ikaw din tamaan? Naramdaman mo ba na baka sa'yo tumama rin? Actually, pangalawa kasi siya. Nung time na nagkaganyan si Utol, pangalawa na siya. Nauna nga si Manong Edmond.
12 years old ako eh. So hindi ako ganoon ka-aware na sakit na nga. Hindi so, rin ako ka hindi pa eh, playful ka pa eh. Medyo immature ka pa. Tapos hindi pa ka, hindi ka pa ganoon ka sensitive sa nangyayari. So hanggang tuloy lang. And then basta namalayan ko na lang eh kailangan ko na rin kay guide sa mga paglalabas kami. So the usual na kailangan mo i-guide. Pero hindi pa pumapasok sa akin na may sakit pala. May ganong sakit kami. So basta alam ko, pangalawa siya. So ginaguide ko siya. As well as si Manong Edmond, nag-guide ko ng mga time na yon. Pero hanggang ganun lang, hindi pa pumasok sa isip ko na well, may iba pala, medyo delikado pala to. Parang ganun. Actually, dagdag ko lang, until the time sumunod si yung si Erwin Azul. Okay. Nung time na sighted pa ako, I don't know kung anong year ba siya, sumunod naman siya. And then, nag-guide ko rin siya sa mga lakad, gano'n. Unknowingly, dadating pa rin time na yun, ako naman. Parang na-brush aside mo yung thought na pwede palang dumapo sa'yo. So yung question lang, balik tayo kay Sir Lito. Sir Lito? Yes, Sir Paul. So kayo, ilan ba kayong magkapatid ni Sir Ricky? Dalawa lang kami. So out of kayong two boys, both pa kayong tinamaan, ano? Yes, oh, unfortunately, very tragic, very tragic. Anong kalakas ang genes nung sa yes. Kay Lola Trining. Yes. Oh, kasi kay sa mother naman na De Castro ni Tito Erwin Azul, si Lola Purita, tama? Yes. Si Lola Purita, sa bilang ko parang five boys, ano? Five boys sila. No, five boys, tama. Five boys, si Tito Erwin lang ang tinamaan. Yes, oo, siya lang. Oh, tapos kay Tessy De Castro Manyalak, Avellana, sa kanilang magkakapatid, dalawang magkapatid, medyo si Tito Edmond yung talagang tinamaan, ano? Oo, tama. Oh, so kami naman, magkakapatid na ano, tatlong lalaki, ako yung tinamaan. Kay Tito Chong yes. Naman, dalawang magkapatid, ganun kalakas din ng genes naman kay Tito Chong kasi both of her children, both meron, ano? Yes. Question ko sa iyo, Tito Lito, Sir Lito. So going back sa iyo naman. So punta naman yes, tayo po sa struggle mo na ngayon. Nung time okay. Na lumabo. Question muna para may idea pala yung mga viewers natin. Right now, ano ang nakikita mo? Anong sight? Pwede mo ba sa kanilang bigyan ng analogy? Okay. ang vision ko ngayon blurred. Nakikita ko yung light, may light perception ako. Na yung tao, silhouette ang perception ko sa kanila. Let's say 5% vision. 5%. Yes. So. Pero meron ka bang mata na kasi kagaya sa akin Sir Lito, yung left eye ko totally wala na yan. Light perception din pero yung left ko wala na. Sa right ko nakakita ko 5% peripheral. Sa'yo ba ganun din ba? Pareho nagagamit ko pa both eyes left and right. Pero hindi na kaya wala na. Hindi na kayang ano? Magbasa wala na. Hindi ko kaya magbasa. Even kahit yung facial recognition hindi rin. Kasi ako sir, every time may mga speaking engagements ako, ang analogy na binibigay ko sa mga tao, parang ano, sobrang fog ng mata, sobrang foggy. Oo, tama. Sa akin parang may clouds na nakaharang. Na kahit anong gawin natin, yung pala sa mga viewers, tama ba Sir Lito, yung optic atrophy na sakit natin is walang cure? Yes, so no remedy unfortunately, no medication up to now. Yes. Actually, nung dumating ako dito 2.5 years ago, nag-seek ako ng consultation sa eye doctor dito. Tinanong ko talaga siya straightforward kung meron na bang recent breakthrough sa field of ophthalmology, kung meron ng remedy tong case natin. Unfortunately, sabi niya, wala pa. Up to now, wala pa. Sige, sir. Going back dun sa time ng 15 years old ka, na lumabo na yung left eye, sumunod yung right. Yes. Yung pagiging basketball, captain ball, academic. Okay.
Then, okay, lumabo yung mata mo. So, mm-hmm, anong struggles? Ano yung naramdaman mo? Ang question ko, para medyo specific tayo, sir, nagkaroon ka ba ng galit sa mundo? Nagkaroon ka naman, at the age of 15, ha? Nang galit, yes, sa parents, sa kilola training, na knowingly alam natin na sa kanila galing itong genes na meron tayo. Mm-hmm. During that time, no? Yes, what, Sir Paul? Depression. Umabot ka pa sa point na na-depressed. Masakit eh. 15 years old. Actually, to correct you, wala pa ako sa peak ng pagiging teenager. Nagsisimula pa lang ako. 15, di ba? Yes. Ang peak niyan, 18, 19, yan yung peak ng teenage life. Oo. So, ako pa naman masyadong devoted mag-aral. Siyempre, lahat tayo may pangarap, maging successful, makatapos sa pag-aaral. Biglang dumating yung ganitong case sa akin. Oo. So, of course, yung questioning what happened to me, nangyari sa akin yun. Bakit ako? Bakit sa akin nangyari? The usual questions pag may isang tragedy nangyari sa buhay mo. Lord, bakit ako? Ba't hindi masasamang tao? Wala naman akong ginawang masama, Lord. Gusto ko lang naman simpleng buhay, matupad ang pangarap. Ganon. And if I may share lang, no? Sige. Kumbaga sa boxing, dalawang beses ako na knockout eh. Okay. Nung nangyari sa akin, nawala yung eyesight ko, one. Mm-hmm. First knockout ko yon. Mm-hmm. At saka personal struggle ko yon, mahirap. Ang second knockout ko, 9 years after. Okay. Yung sumunod ang brother ko, si Ricky. Kasi nung nangyari na sa akin, na-confirm ko na nga, dahil yung first cousin ko, si Manong Edmond Manyalap, na-confirm ko na hereditary yung case sa eye disease. Uh-huh. So every time I would pray, nagbabargain na ako kay Lord. Sabi ko, Lord, tulungan mo na akong kayanin ko to. Siguro makakaya ko na to kung ganito na ako lifetime. Pero spare my brother, sabi ko. Uh-huh. Huwag na sana yung brother ko, Lord, please. Kasi yung sarili ko, siguro ma-assess ko sarili ko, kakayanin ko na to, sabi ko. Pero yung effect sa brother ko, hindi ko kaya eh. Hindi ko mapipredict anong effect sa kanya. Sabi ko, Lord, wag na siya, please. Wag na lang siya. Kasi nandun na yung fear ko eh. Nangyari sa cousin ko, first cousin, nangyari sa akin. Di ba if normal lang yun na baka mangyari sa brother ko, wag naman, sabi ko. Tama. So that was the second knockout sa buhay ko. So napakasakit yun nung nangyayari na sa brother ko. Ang sakit noon, grabe, sobra. Paano yun, Sir Lito? Yes, na intindihan ko yung dinadaanan mo ngayon yung pain sa puso mo ngayon. Medyo nare-release mo nga yung pain eh. Yung yes, question ko doon, yung 15 year old up to 29 years, 24 years old ka noon. Yung in between nung years na yun, medyo nakaka-recover kahit papaano eh, 'di ba? From the first knockout na nabanggit mo nga. Oo. Medyo nakakapag-move on ka na eh, kasi 9 years na yun eh, na span eh, tama? Oh, yes. Actually, nung nangyari sa brother ko yun, college graduate na ako. Oh, yeah, nag-school for the blind ka, tama? Oo. Actually, nung nangyari na wala eyesight ko, napahinto ako ng 3 years schooling, mm-hmm, no? So, siyempre, initial remedy, dinala sa ophthalmologist, yun na, no remedy, no cure. Last resort, faith healer. Mm-hmm. O, kung saan-saan akong faith healer dinala ang parents ko, iba't ibang provinces dyan, Laguna, Cavite, Pangasinan, Quezon, Bicol, to no avail, wala rin na itulong. Mm-hmm. Until one day, sabi ng father ko, may friend siya na, sabihin mo kay Litong gusto niya mag-aral, merong school for the blind sa Pasay City. So, pinausap ako ng father ko, gusto kong mag-aral. Sabi ko, yes. Wala na akong choice. I have to move on, sabi ko sa sarili ko. I have to study. Meron palang opportunity, pwede mag-aral. So, that paved the way. Tinapos ko yung high school ko sa Philippine National School for the Blind. Then after high school, nag-enroll ako sa University of Santo Tomas. So, I Phyllis College. So, regular school na yan? Regular school na yan. So, University of Santo Tomas. Ako lang ang visually impaired sa klase. Galing. Nung School for the Blind, nag-excel pa rin kayo, naging valedictorian pa rin kayo. Oh, with God's guidance and grace. Kasi naka-dormitory na ako nung 4th year high school doon. Wala ka naman ibang gagawin doon. Of course, may social life kami. Pero talaga yung naging motivation ko sarili ko na do your best sa study, sabi ko sarili ko. Gawin mo na magagawa mo. Yun. Para dinedicate ko kasi sa parents ko yun eh. Sa brother ko nung nag-graduate ako ng high school.
more than sa sarili ko, because para sa inyo to, kasi I can only imagine, no, nung nangyari sa akin, nangyari sa brother ko, hindi, no words can explain how tragic it was sa feelings ng father ko, ng mother ko, nangyari sa kanila. Yeah. To have two boys, di ba, na anak nila na parehong blind, ang sakit noon sa kanila. Yes, tama. Mm-hmm. So, ano, what, the only thing I can offer was to do good in my studies. So, yun ang ginawa ko. I offered my diploma to them in high school and college. Pero nga, yung parang, yun nga yun eh. Yung parang, kung masakit sa atin, mas masakit sa parents natin eh. Oo, yun ang nakikita ko eh, kung gaano sila nasasaktan. Okay. So, yun nga, Sir Lito, so, nakakapag-move on ka na, nag-excel ka na ulit. Kumbaga, natanggap mo na siya, buong-buong mo na natanggap yung situation. Yes. Yes, yes, I got it. Thank you. Nakikita. Hello? Yes, yes, I got it. Thank you. So, finally, nag-aaral. Ano, dyan na si, ano, Sir Erwin. Ituloy na lang natin, Sir Adrian. Sir Erwin. Kanina, interview kami ni Sir Erwin. Narinig niyo ako, Sir Erwin. Hi, good afternoon, sir. Yeah. Oo. Kanina, in-interview kami ni Sir Paulo, kami ni Sir Ricky regarding experience namin nung naging visual impaired kami. Sana may share nyo rin yung experience nyo, ilang taon kayo nung nagkaganyan kayo, then ano yung mga naging effect sa inyo. Yeah, anyway, magandang hapon po sa inyo, sa mga nakikinig. Pasensya na late, medyo hindi ganun kagaling sa computer. I remember I was 13 years old. It was 1984 of October nung naramdaman ko yung paglabo ng mata ko. Nag-umpisa doon sa right eye. Naramdaman ko siya nung nandun ako sa school na napansin ko na yung right eye ko ay lumalabo. And then, okay. Magandang araw sa lahat, nagpupugay at nagpapasalamat ang EFI Deep Station sa pamumuno po ni EFI Chairman Elmer Francisco sa lahat po ng ating mga frontliners na nagtataya ng kanilang buhay, sumusong sa panganib sa araw-araw para po mailigtas ang buong pamilya ng Pilipino. Kaya ipagdasal po natin sila sa araw-araw nilang pagkilos. Ito po niyong kaibigan, ang broadcaster ng bayan, host ng programang Kasama ang Kaibigan, Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. Sa ating mga healthcare workers, social workers, grocery store workers, retail employees, restaurant staff, delivery drivers, postal workers, police, bumbero at militaro. Ang ating mga guro, utility workers at mga superheroes. Ramdam ko ang inyong sakripisyo. Nakaka-relate po ako sa pangungulila niyo sa inyong mga mahal sa buhay. Nagsisikip ang damdamin ko pag nakikita ko kayong nagdi-distant hug o humahalik sa ating mga bunsuan sa pagitan ng salamin pagkatapos ng mahabang pagkakawalay sa ating pamilya. Ang mga staff po ng Elmer Francisco Industries Radio Station at ang programang Kaunting Kaalaman Pang-agam ay sumasaludo sa inyo. Pinagdarasal po namin ang inyong kaligtasan, magandang kalusugan, malawak at mahaba pang pangunawa. Muli po, ito po ang inyong radio broadcaster, Egan Rica Pistrano, ng programang Kaunting Kaalamang Pang-agam
tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Nagpupugay po, sumasaludo sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. Okay. Yon, welcome back sa mga viewers, listeners natin ng Impossible by Makikiraan lang po. So bago tayo mag-continue, i-welcome po natin sa show natin ngayon, nakapasok na rin po si Sir Erwin De Casrazul. Magandang gabi sa iyo, Sir Erwin Azul. Magandang hapon naman dyan sa inyo, Sir Paolo. Yes, kamusta dyan sa... Sir Lito, Sir Ricky... At sa lahat po ng nakikinig sa magandang hapon po. Dito po magandang gabi. Kamusta sa California? California po, kamusta po? So ngayon, medyo malamig. Mm-hmm. Anong oras na po dyan? I think 9:30. Yun, okay lang po. So yun po, sabi nga nila, huli man daw at ano, nakakahabol pa rin. Kala ko huli man magaling, gwapo pa rin. Yon, hindi kayo ano, kayo ang tres gopito, hindi mabubuo ang cuatro gopitos kung wala ang Erwin Azul. So yon, standby muna Sir Erwin ha, may tuloy lang namin ni ano kay Sir Ricky, may hanging question lang kami. So yon, Sir Ricky, nabanggit nga ni ano ni Sir Lito kanina. So medyo nakakapag-move on na siya. Pero pagdating nung ano nung after 9 years at the age of 24, sumunod yung second pangalawang dagok. Sabi nga niya kanina may dalawang knockout na nangyari sa buhay niya. First is yung 15-year-old na lumabumata niya, second knockout yung panalangin niya na wag na sana sumunod yung ano. Medyo naging emotional nga siya sa kanina na wag sumunod na yung kapatid niya. Yun na lang pinapakausap niya sa Diyos. Na siya nga kakayanin, medyo kinakaya niya. Wag naman na sana sumunod si Ricky Corleto. Unfortunately, hindi natin alam ang plano ng Diyos. Yun, pagdating ng after 9 years, sumunod nga yung ikaw naman at the age of 21 years old. So yun, medyo naging emotional nga si Sir Lito noong mga naabang nagkukwento siya. So yun, punta tayo sa ano naman ang mga struggles mo nung at the age of 21 years old. Medyo nakalampas ka na sa teenage years. Ano mga struggles na dinaanan mo, Sir Ricky? Yes. Yun na nga, no? Sa buong teenage life, hanggang mag-21 ako na nagkaganito mo. Sabi ko nga kanina, nag-guide ako kay Manong Edmond, kay Utol, even kay Edwin for kahit 2 years yata. So, nagmamature na ako nun eh, hanggang pa 21 na ako. Nagsisink in na sa akin na, may sakit na nangyayari sa amin. Pero hindi ko naisip na pwede mangyari sa atin. So okay na sana eh. Dumadaan na lahat. The usual. Teenage life, lahat. Parties, lahat. Nandyan eh. Pati sila, naisasama ko sa party, sa mga lakad, movies, lahat. Ganun. And then, biglang di mo kalain. Ako na ngayon ang nakaramdam ng gradual na ano nga, na ganito. Mm-mm-mm. So hanggang sa lumala na ng lumala, hanggang sa halos wala na. Yes. Ayun, doon, yun ang masakit sa akin. Gaya nga ng sabi ni Utol, huwag na ako. Mm-mm. Eh actually, yun din naman ang nasa isip ko na huwag na nga, bakit pati ako? Dahil paano na siya kung pati ako? Ako nga mag-guide sa kanya. Tapos pati ako pa. Yun ang malupit na ano ron. Question, di ba? Makikita natin yung love na yung pagmamahal ng magkapatid sa bawat isa. Na both kayo parehong panalangin niyo, si Sir Lito panalangin niya, huwag na sana yung kapatid ko. Ikaw naman, ang question mo, Sir Ricky, is bakit ikaw din? Ang point doon, hindi selfish reasons yung prayer nyo. Ikaw, yung prayer mo is... Bakit ikaw pa? Sino na lang ang nag-aalalay sa kapatid mo? Yung isa naman, wag na sana ikaw. Parang kaya niya na sana lang, pero wag na sana ikaw. So yun nga sabi ko, hindi natin masasabi yung plano ng Diyos sa mga nangyayari sa buhay natin. Actually, nandun yung guilt pa nga nun eh, sa nung nagkaganito ako. Ang
question ko, oh, umiyak ako sa kanya noon. Kasi, siyempre, yung time na teenager ka, may mga times na hindi, ano ba, hindi ko ba nagampanan ng maigi? Hindi ko ba siya naging ano ba ako? May pagkukulang ba? Oo. So, ano pa, naalala ko, umiyak ako sa ako baga, sorry to, may times na hindi kita nasamahan dito. Dahil, parang medyo kailangan kong lumakad sa iba. Ay, ganun. Oo, doon na-realize ko na kailangan pala nag-full-time ako sa'yo. Dahil ganito pala ang buhay. Dapat pala, mga ganun. Kala nag-guilty pa ako noon. Pero wala ka namang kasalanan. Wala kang kasalanan. Eh, siyempre, iniisip ko. Pero sabi nga niya, hindi. Huwag kang mag-guilty dahil teenager ka at may sarili kang buhay noon, hindi pwedeng lahat sa akin. Sabi nga. Tama. Sige. Yun. So medyo, ako medyo tumatayo din balaybo ko eh. Parang naaalala ko din yung mga pangyayari sa buhay ko. Sa inyo, sa akin. Ako, 21 years old. Magka-edad tayo, Sir Ricky, ng tinamaan eh. 21 years old, both 21 years old. Ang difference lang, ako, nakagraduate ako ng college, nakapag-work pa, dun ako tinamaan na. Nang sakit na to yung sa akin. So anyway, medyo bumabalik yung mga alaala, yung mga luha sa aking mga mata pagka nakakapag ngayon lang tayo nakakapagkwentuhang apat ng ganito eh. So bago tayo mas maging emosyonal, puntahan ko muna si Sir Erwin. Okay lang Sir Lito, Sir Ricky, standby muna. Yes. Sir Erwin. Yeah, maganda po Sir Pao. Tanong ko lang, kayo po, ilang taon kayo nung kasi ako, naalala ko, year 2000 or 2001, nakabili pa kayo ng cellphone sa akin na habang nag-work ako sa Smart noon, sa Cubao. Yeah, natanda ko pa yun. Oo. Kung naalala mo, sinabi ko pa, tinanong pa kita kung ano yung nababalitaan kung lumalabo mata mo, sabi ko sa iyo, di ba? Yes. Oo. Sabi ko, wag naman sana, sabi ko gano'n. Kumbaga, bilang pamangkin, ang tiyuhin mo ba? Siyempre, ayoko naman na rin madagdagan ang madagdagan bulag na sa pamilya natin. Grabe. Bilang sabi ko, wag naman po sana rin. Kung ano yung dasal nila, yun din ang dasal ko na wala naman na sanang masandaan sa mga relatives natin, pamangkin, ano pa man. Kasi, masakit din eh. Kung ano yung naramdaman nila, ayoko na rin maramdaman pa ng kung sino mang susunod pa. Ayoko maramdaman nila yun. Kasi sa akin, I was 13 years old nga, liitin ko, nung naramdaman ko. Pasimula pa lang teenager ko, pa lang ako na umaati sa mga party-party, mga ganyan. Akala ko naman noon, dahil yung paglabo na mata ko ay maybe astigmatism lang. Eh at that time, uso ang new wave. Sabi ko, 80s. Sabi ko, itong salamin ang gustong kukunin ko, mga ganito, yung may mga shades pa, para forma ba? Kasama ba forma, sa forma? Pero hindi ko akalain, diretso pala sa pagkabulag yun. Oo. Kaya masakit din. Pumasok kaya, din kayo sa School for the Blind, Sir Erwin? Yeah, pumasok din ako sa School for the Blind. Kasi, as advice ng ni Kuya Lito, sabi niya, para wag mong kawaan ang sarili mo, para malibang ka, continue ko daw ang aking study, sabi niya. Which is, naging maganda naman dahil pagdating ko nga doon, although noong una masakit, dahil hindi ko matanggap, halos sinasampal ko sarili ko, kinukurot ko sarili ko, dahil sabi ko sa sarili, sabi ko, Lord, alam ko, nananaginip lang ako eh. Naiyak tuloy ako. Oo, ako kanina pa ako naiiyak eh. Ang babait nyo pala. Sabi ko, pakigising naman ako. Kasi alam ko hindi ako dito, sabi ko gano'n. Gusto ko sa dati kong eskwelahan. Hanggang sa umabot na nga ng ganito, hindi bumalik eh. Nakatapos naman ako ng high school sa School for the Blind na naging maayos naman ang takbo ng buhay ko. Kasi, yes. Yun na nga. Dahil ang mabilis ko natanggap yung sitwasyon ko dahil nakita ko na may mundo pa ako na dapat kong
harapin, ganyan, mga pagsubok pa dahil, kailangan kong harapin yung mga bagay na yun. Mga ganun. Tama. Okay. Ako nga, kanina pa ako na naluluha na yung naririnig yung mga kwento nyo, yung mga prayers nyo, na lahat ng prayers nyo from Tito Lito, Tito Ricky, Tito Erwin, yun. Nabanggitin ko lahat kayo, mga tito ko, parang hindi ano, makasirili yung mga prayers eh, kagaya kay Tito Erwin, ako na naluluha ako ng binanggit mo na Lord, wag naman na sanang may sumunod pa. Yung parang, kumbaga, from Tito Lito, na tama na sa inyo. Yung ganun ng dating ako, yun, sa prayer ko rin, na wala na sanang sumunod, mag-stop na sa generation namin. Kasi, matutusin, ako third generation, kayo second generation, tama? Yeah. Tama. Oo, wala na sanang fourth generation. So, yung pain eh. Ako, ma-share ko lang din, talagang I was at the peak of my career eh. Ang ganda na ng income ko. Kumbaga, nakakatulong na, parang in one snap of finger, mawalan ka ng paningin. Sabi ko nga, mahirap mawalan ng paningin. Para tayong baldado, kailangan natin ng tulong ng ibang tao eh. So, yun ang naranasan ko. Yung mga naranasan nyo, naranasan ko na rin. So, ngayon, parang sinashare natin sa tao yung mga experiences natin. So, moving forward, medyo, kasi 1 hour lang tayo, medyo bitin ng kwento. Sabi ko nga, sa mga viewers pala, ang babait pala ng mga tito ko. Kita nyo, talagang, ngayon ko lang na-realize, kailangan pala magkaroon ng show para makita ko yung good side nila natin. Anyway, ang babait po ng tatlong yan. Napakabait po. Talagang, kumbaga, iniidolo ko po silang lahat ng mga tito ko. Yung strength, yung pagiging strong ng mga personalities ng mga taong ito, na despite of what happened to them, kumbaga, isa sila sa mga pinaggugutang ko ng lakas ng loob kaya nandito ako, apart sa kila mama, sa mga parents namin, na isa sila sa napaggugutang ko ng lakas ng loob. Kaya nakayanan ko yung pinagdaanan ko. So kumbaga, sila yung mga naging simbolo ng kalakasan from Tito Edmond, Tito Ricky, Tito Lito, Tito Erwin. Siyempre, mga sumunod din sila, Jason, Jeremy. Mga sila yung mga nauna sa amin na nakaya nila. So move forward po tayo. So nakita natin yung depression, lahat naman dumaan sa depression, struggles, trials, hardships. So move forward tayo ngayon. So ito na, dito na ngayon. Si Tito Lito nasa Canada na, Tito Erwin nasa US, Tito Ricky, ang layo ng lugar ni Tito Ricky, nasa Kainta, pero lahat po, Jason Jeremy, nasa US, lahat po nakapag-move on, nakapag-move forward with God's strength po. So ngayon, tanong ko lang kay Sir Lito? Yes, Sir Paulo. Anong paano ka nakapag-move on? Siguro, bigyan ka lang tayo ng mga tigo 1 minute, paano kayo nag-move on? Share natin sa mga viewers natin. So kahit na hindi handicap marinig ng mga hindi PWD ng mga viewers listeners, yung moving on from isang matinding dagok sa buhay, sabi mo nga knockout sa buhay, paano ka nakapag-move on? After college, na-involve ako sa family business namin. So actually, inclined kami sa business, magkapatid. So sa sales department kami na-involve almost 20 years. Then unfortunately, nag-close up yung business. So I have to learn a new skill. So nag-aral ako ng massage therapy sa Testa, dyan sa Kainta, Rizal. So, yun ang naging armas ko para to earn income, to have employment for myself. So, yeah. So isa ako massage therapist ngayon dito sa Toronto. Wow. So galing. So kayo Sir Ricky. Tito Ricky, how did you move on from that life-changing event? Oo, ganun rin eh. Actually, magkasama kami sa bahay. So, nandun ako sa stage ng tatago ka sa tao, ayaw mamarap sa tao, ayaw mo tumapas. Yes. Okay, correct, lahat correct. Yan. Hihinto ka eh. Takot insecure, ka sa tao. Insecurities. Yes, lahat yan. Nandiyan gusto mo mag-suicide. Ganyan, yes, lahat. Yes. But, pero dumating yung time na kailangan pa rin mabuhay hanggang na na-develop na lang yung confidence, courage, yes. Maging strong, at lumaban sa buhay. So, ayan na nga, may business kasi kami. Yan nga yung ako pa, nagde-deliver, nagda-drive dati. So, may alam na rin ako sa business na yun eh. Nakita ko siya noon. Nakita ko products namin, yung operation, paano nag-umpisa, kasama ko doon. So, hands-on. Hanggang
nabigyan kami ng chance nga na mag-trabaho sa operation ng business namin sa sales. So, from then on, courage and confidence na humarap sa tao. Yes. Tama. So si Sir Lito, naka-experience din yan mag-commit ng suicide. Kayo, nag-attempt, parang napag-isip din na to end your life. Si Sir Erwin, Tito Erwin? Alos sa muntik na rin, ginawa ko alos, gusto ko rin gawin yun, mag-suicide. Alos yung, kasi Boy Scout ako na may mga hunting life ako. Halos tinuto ko na sa leg ko yun eh. Kaya lang, natakot pa rin ako sa Diyos eh. At igit sa lahat, masakit habang naatusok. Sabi ko, kaya. Pero dinaan ko na lang lahat sa iya. Pero yun, para makapag-move on, nung nandun nga ako sa School for the Blind, nakita ko na mayroon pa akong panibagong mundo, ganyan. Tapos after ng high school ko, kapag-asawa ko agad, so sabi ko, kailangan mabuhay. Sabi ko, gano'n, kailangan ko magtrabaho. Graduate din naman ako ng massage. So, I know how to do massage. So, yun na naging bread and butter ko. So, yun ang naging sandata ko para mabuhay kami. Nang mag-asawa, pamilya ko. Totally, wife ko yung massage therapist din. So, yun ang naging ano namin. So, ganun na nangyari sa buhay namin. Laban lang kasi habang may buhay, walang choice. Namin. Oo. Wala tayong choice. Kasi hindi naman pwede na nagkaroon ka ng ganito, pupunta ka na sa isang sulok, mag-iiyak, magmumukmuk, wala mangyayari. Tama. Siyempre, in the help of God, andyan na kailangan, pero kailangan mo rin tulungan ng sarili. Correct. Siguro, din, the same time, lakas din siguro ng loob ko, sa maraming sasabi na malakas ang loob ko, o kami. Yes, kaya yes. Yun ang nangyari sa akin. Sige. Yun. So yun bang, yung pagiging massage therapist, yan ang nag-ano? Yan ang naging tulay para makarating ka ng USA? Actually, ito ang ginamit ko para mabuhay dito. Pero hindi ito yung tulay para ako makarating dito. Okay. Yung, kasi mayroon akong way na ibang ginamit. Ngayon, pagdating ko dito, ito ang ginamit ko para mabuhay dito. Grabe, no? Kita nyo mga viewers, listeners, no? Despite of being a person with disabilities, sila Tito Ricky, Tito Lito, Tito Erwin, lahat po sila ngayon, mga independent, lahat sila may mga kanya-kanyang careers na hindi umaasa sa ibang tao. Nakita niyo yung strength, courage, even confidence, sabi nga ni Sir Ricky. Si Sir Lito, despite of yung knockout sa buhay, andito nakabangon po. So yun po, lahat kami nag-attempt mag-suicide. Just imagine kung kaming apat po natuloy magpakamatay at nawala sa mundo. Just imagine, mababawasan kayo ng apat na gwapito makikilala sa buhay niyo, mapapanood sa buhay niyo. So kung bakit andito nakabangon kami. So ito po, malabi, kulang na kulang ang oras natin. Sir Lito, Sir Ricky, Sir Erwin. So bago tayo, bago tayo magtuloy ang matapos, magtatanong ko sa iyo, magkaroon tayo ng konting laro. Siguro bilisan lang natin yung mga sagot. May mga tatanong akong words sa inyo, tapos pakikonnect sa buhay niyo. Ito, nakita naman, nakapag-move on naman ang bawat isa. Andito, kumbaga, andito na tayo. Tuloy-tuloy na buhay, nakakapagbigay inspirasyon na tayo sa maraming tao ngayon. Despite of our handicap, nakakapagbigay inspirasyon tayo. So yun, tapos na tayo sa mga struggles, sa mga pains. May mga ibibigay ako tigis sa inyo na salita, isang salita or set of words, then paki-connect sa buhay nyo. Huwag yung literal meaning, ha. Bigay nyo, i-relate nyo sa buhay nyo, sa inyo. Yung figuratively speaking ba? Okay lang ba sa inyo? Okay. Yes. Umpisa natin sa pinakabata. Kay Sir Lito. Sir Lito, yes. First word sa iyo, speech-powered cellphone. Pakikonnect sa buhay mo. Speech-powered cellphone. Napakahalagang bagay yan. Malaking tulong yan sa buhay ko, especially visually impaired. It means iOS yan para sa akin. Anong iOS? I for infotainment, information entertainment. O, opportunity. Wow. NS stands for success. Galing! Diba? Infotainment, opportunity, success. Galing. Yes, okay. Yes, tama. Ayos yun ah. Galing ah. Pahiram ah. Yes, anytime. thank you. So, ikaw, Sir Ricky, sa Dos Gopito, speech-powered cellphone, ano yan para sa'yo? Pakikonnect sa buhay mo. Yes, malaking bagay. Sa communication,
sa business ko ngayon. Mamaya tayo sa business ha, mamaya sa business. And then connection sa mga anak ko na nasa Canada. Yan, wow. Napakalaking bagay niyan. Mamaya, bigyan ko kayo time, batiin yung mga anak nyo na nasa ibang bansa. Galing nun, communication, wow. tama. Sa'yo, Sir Erwin, speech powered, Tito Erwin, speech powered cellphone. Siyempre, naging accessibility na ngayon. Accessible na ang technology ngayon. Napaka-bilis na. Yeah. Inaano ko siya sa buhay ko because of, ako na, mental block pa ako. Dahil dyan sa communication din kasi, mabilis na, madali, nakapag-connect ka na kung saan saan. Kaya, ang kailangan lang naman talaga natin is magkaroon ng, bigyan lang nila tayo ng opportunity, parang gano'n ang minaano ko dyan. Yes, opportunity, correct. Access, tama. Yun ang ano niya. Communication and opportunity. Maging fair ang playing field. Yeah. Yung nagagawa ng sighted, kaya nating magawa. Kasi so, yun ang what I mean. Kasi mabilis na kasi, nagagawa na ng tao. Kung kayang gawin ng sighted, kaya rin natin. Ito, correct. That's what I mean pala. Yes. Wala nang negative label na bibigay sa atin. Second word, Tito Erwin. Second word, Cubao. Alam ko, diyan ka lumaki sa Cubao. Eh, sinabi mo na, ang Cubao, sa buhay ko, hindi ko yung malilimutan. Siguro, kahit nakapikit ako, kabisado ka, dyan ako lumaki. Dyan ako nagkaisip. Ganyan. Namulat. Namulat. Mm-hmm. Hindi ko malilimutan ang Cubao. Yes. Dyan ako madalas na mamasyal eh. Sa Aurora? Hindi naman. Bulsa. Tangali. Tapat. Yeah. Si Tito Lito, Canada. Next word ko sa'yo, Davao. Davao. Oh, Davao City. Mm-hmm. Ano yan? Very special spot sa heart ko yan kasi ano yan? Yan yung unforgettable memories ko nung adolescent age ako, 12, 13, 14. Mm-hmm. Grade school days ko sa Trinity Davao, enjoy ako doon sa mga friends, classmates, sa mga teachers ko. Until now, talagang when you think of Davao City, ano yan? Very unforgettable youth in my life nung nandun kami noon. Yes, so talagang sa Davao, kumbaga memories mo ng childhood Davao. Oo. Sarap dyan sa Davao. Yes, cherished moments right. Talaga. Nandun yes, si ano, Tito Ricky. Yeah. Oo, sa'yo naman, ano, yes, champ. Pag sinabing champ, anong panumay ko panik ang champ? Champ is Champ Street, which is yes. Ito ang kalye namin dito sa Kaintan. Mm-hmm. Dito na lahat, ano, kaya hanggang sa ngayon, dito ako nakatira. So, maraming activities na nangyari dito. Lalo na nandito pa si Utol, dito mga anak ko, dito lahat. Parents ko, auntie nena ko. Yes, lola nena. Yes. Dito ang buhay ko until now. Oh, yes. Diyan ang buhay. Galing. So yun, moving on. Last word. Tito Erwin, massage. Oh, massage, like what I said before, bread and butter ko to. Dito kami nabuhay ng pamilya ko. Dito kami, dahil sa masahe, nakakaraos, sa awat tulang Diyos, nakakaraos kami. Yes, massage. Tama. Kumbaga, naging instrumento massage. Sa, yes. Ha? Okay. Last 2 minutes tayo. Tito Ricky, Tito Lito, franchising. Oh, franchising. Oh, also, great opportunity yan. 2 months ago when I got registered na franchising business sa JC Premier. Yeah. Ito financially malaking tulong sa akin up to now. Okay. Active ako sa JC Premier franchising, Show My King and Tok Tok Delivery. Galing, at least may bihikulo, na bagong bihikulo sa iyo. So Tito, yes, online business. Yes. Tito Ricky, Bangus. Yes. Last ano, 30 seconds. Bangus. Promote. Bangus, bukod sa ating national fish. Eh yan ang nagbigay sa akin ng national income. Business ko from 2000 until now. So 20 years now sa business na yan. Until now, napapakinabangan ko pa rin.
na pakinabahan ko sa mga anak ko, sa lahat, sa mga needs ko, sa araw-araw, for the family, medications, lahat. Thank you. Thank God. At until now, eh, kahit nagkaroon ng pandemic, eh, humina siya, pero still lumalaban. Yun. Galing, galing, galing. So yun, yun, naubusan tayo ng oras. Maraming salamat kay Tito Lito, Tito Erwin, and Tito Ricky. Corleto Azul family, maraming salamat sa pag-ano tanggap ng aming invitation na dito sa PWD Castrong Sons. So nakita natin mga viewers, listeners. So yun. So maraming salamat sa inyo lahat. Happy thank New Year. Thank you, Sir Paul. Thank you so much. Pleasure. Bye-bye. Happy maraming salamat. Happy New Year. Okay, Happy New Year. Thank you. Bye-bye. New Year.